Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katuruan at doktrina po sa Biblia at ating pong ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. At ang topic po natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol po sa hell. At ating pong bibigyang linaw na katanungan ay, totoo po ba na mayroong impyerno? I would repeat, totoo po ba na mayroong impyerno? Dahil sa ating kapanahonan ngayon, marami po ang mga skeptic people, naniniwala sila sa believing theory na to see is to believe is to see. I would repeat, to see is to believe is to see. Dahil nga po, wala pa hong nakakita ng impyerno at wala pa hong nakarating ng impyerno, kaya hindi po nila pinaniniwalaan na nag-i-exist at tunay ang impyerno. So, balit kung tayo po ay mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus at natural natin rin pong sampalatayanan ang kanyang mga salita at kanyang mga itinuro. At ang sabi nga po ni Hesus sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na siya po ang katotohanan. So, in other words, lahat po ng kanyang sinabi ay pawang katotohanan sapagkat ang sabi ng 1 Peter 2:22 na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. So, maliwanag po na pinatunayan ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus ay hindi po kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. In other words, hindi po siya nakapagsinungaling at lalong hindi po siya marunong magsinungaling. At ang sabi nga po sa John 6:63 and 64, ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So ang sabi ng Panginoon, ang mga salitang sinalita niya sa atin ay pawang espiritu at pawang mga buhay datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. Mga kapatid, bagamat sabihin nating katotohanan ang mga itinuro ng ating Panginoong Jesus, ngunit mayroon pa rin mga taong tahasang hindi naniniwala sa kanyang mga salita at lalo sa kanyang mga itinuro. At ang sabi po, mga kapatid, sa Matthew 5:29 hanggang 30, ito po, mga kapatid, ay itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ulitin ko, kung ang Panginoong Hesus ay ating pinaniniwalaan at naniniwala tayo sa kanyang salita, paniwalaan po natin na ang impyerno ay tunay at totoo sapagkat itinuro ito ng ating Panginoong Hesus. Maliban lang po kung hindi tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang wika nga po dito sa Matthew 5:29 hanggang 30, at kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. At sabi nga po, mga kapatid, kung ang kamay natin, ang mata natin ay magiging sanhi po na maibubulid tayo sa impyerno ay mas maigi pa dukitin at putulin natin ito. So ngayon, mga mahal kong mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon, kung itinuro ng Panginoon at kanyang binabanggit ang salitang impyerno, patunay lamang na ito po ay totoong impyerno. Maging po ang kapahayagan ng ating Panginoong Hesus kay Juan ay mababasa po natin dito sa Revelation 20:10 hanggang 15. At ang diablo
na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaruroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailan paman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagayan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Maliwanag mga kapatid, maging sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus ay binabanggit niya po ang impyerno, at maging ang kanyang kapahayagan sa kay Apostol Juan, mga kapatid, ay kanya rin pong ipinahayag ang patungkol po sa dagat-dagatang apoy o tinatawag po nating impyerno. At ang sabi po ng Revelation 21:8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, maliwanag na inuulit-ulit sa Biblia na binabanggit ang salitang dagat-dagatang apoy at impyerno. So in other words, ito po ay tunay at totoo. Ngayon, makikita pa ho natin ang mga patunay na talata na mayroon pong impyerno at binanggit sa Biblia, ay mababasa po natin ang salitang impyerno sa Matthew 5:22, Matthew 5:29, Matthew 5:30, Matthew 10:28, Matthew 18:9, Matthew 23:15, Matthew 23:33, Mark 9:43, Mark 9:45, Mark 9:47, Luke 12:5, James 3:6, and 2 Peter 2:4. At ang salita namang dagat-dagatang apoy ay makikita natin sa Revelation 19:20, Revelation 20:10, Revelation 20:14, Revelation 20:15, at Revelation 21:8. Uulitin ko mga kapatid, tunay at totoo po na mayroon pong impyerno, sapagkat ito ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. At tulad ng sinabi ko, kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus, dapat po nating paniwalaan ang kanyang mga itinuro. At binanggit pa nga po ito sa Revelation, sa kapahayagan kay Juan, at ang tungkol po sa dagat-dagatang apoy. At marami pong talata ang nagbanggit sa salitang impyerno at maging dagat-dagatang apoy. Ngayon mga kapatid, tandaan po natin na hindi po natin dapat panghawakan ang believing theory. To see is to believe is to see. Dahil tulad ng sinasabi ko mga kapatid, not believing cannot change the truth. Uulitin ko po, not believing cannot change the truth. Kahit marami po ang tao ang hindi naniniwala na totoo at tunay ang impyerno, subalit hindi po pwedeng mapagbago ang katotohanan. Dahil mga kapatid, ang impyerno, ito po ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, at ito po ay pinatunayan ng mga apostol. At ito po mga kapatid ay
binabanggit ng maraming ulit sa Biblia. So, ang ating pong sagot sa katanungan, totoo po na mayroon pong impyerno. Kaya mga kapatid, sa ating mga kaibigan na sumusubaybay, upang tayo ay hindi makarating sa impyerno, kailangan po natin tanggapin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas sa ating buhay. Manalangin tayo, Panginoon, ako ay lumalapit, nagpapakababa. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang mali. At ako ay iyong linisin sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok at maghari at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng aking buhay. At tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na libre niyo pong ipinagkakaloob sa akin. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at tatakan niyo po ang aking puso ng Santong Espiritu. At mula ngayon, Panginoon, samahan niyo po ako sa paglakad ko sa panibagong buhay. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Muli, mga kapatid, sana nagbigay liwanag po sa atin ang ating tinalakay at nagbigay tugon sa bawat isa sa atin. Minsan pa, ito ang inyong lingkod, Pastor Lito, na laging nagsasabi, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless po.